Magandang tangali po Laguna at Calabarzon. Sumasa inyo ang DZLB News. Balitang atin, ibabalita natin. Ngayon po ay Lunes, 20 sa buwan ng Pebrero taong 2023. Mula po rito sa Bulwagang Pambalitaan ng Radyo DZLB, ako po si Gen Garma sa ulo ng mga balita. Labing apat na sasakyan nagkarambola sa Calambas City matapos mawala ng preno ang isang mixer truck, 2 patay, 20 sugatan. Calabarzon na kapagtala ng pinakamaraming bilang ng kasal sa buong Pilipinas. Mobile SIM registration ng NTC Calabarzon, patuloy ang pag-arangkada. Scholarship program sa lalawigan ng Rizal, bukas na muli para sa mga magkokolehiyo. Mga maninindas sa bangketa aayusin ng pamahalang bayan ng Cainta, Rizal. Sa ating police report, itong drug pusher arestado sa magkahiwalay na drug buy bust operations sa Calabarzon. At sa ating ulat komunidad, alamin ang sitwasyon ng mga estudyanteng nagbabalik campus sa UPLB Combat. Tayo po ay sa bayang nasusubaybayan sa Facebook at YouTube pages ng Radyo DZLB. At ngayon sa detalye ng mga balitang atin. Unahin po natin ang isang ulat mula sa ating mga correspondents. Nasa 14 po nasasakyan ang nagkarambola sa isang aksidente sa lungsod Puyan ng Calamba. 2 patay, 20 sugatan. Balitang ating hatid ni Christian Caragayan. Sa Facebook post na ito na in-upload ni Arlie Mantua 5, makikita ang babaeng nakahandusay sa kalsada habang inaasistahan ng mga rescuers ang iba pang mga biktima kasakay ng ambulansya. Sa tala ng Calamba Police, 2 ang patay habang nasa 20 naman ang sugatan matapos magkarambola ang nasa 14 na sasakyan nang mawala ng preno ang mixer truck bandang 5 ng hapon sa Barangay Real Calamba City, Laguna noong Sabado. Ayon kay Lieutenant Colonel Melanie Martinez ng Calamba Police, 4 na kotse, 1 SUV, 3 van, 2 pampasaherong jeep, at 3 tricycle ang nadamay sa insidente. Sa kanilang investigasyon, lumalabas na lumihis ng linya ang mixer truck nang mawalan ito ng preno dahilan upang mabangga ang kasalubong nitong kotse. Dito na nagsimula ang pagkakarambola. Gyan, habang nagpapatuloy ang investigasyon, nasa kustodiya na ng Calamba Police ang driver ng mixer truck na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, at multiple damage to properties. Christian Caragayan, DZLB News. Maraming salamat, Christian, sa iyong ulat. Samantala, sa iba pa po nating mga tampok na balita ngayong tanghali, nasa 426 na vote counting machines o VCM ang sinelyuan na ng Commission on Elections o COMELEC kahapon. Ang mga VCM na ito na sumalang sa final testing and sealing ang siyang gagamitin para sa isasagawang special elections para sa 7th Congressional District ng Cavite sa Sabado, Pebrero 25. Ayon kay COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco, gumagana ng maayos at nagbibilang ng wasto ang higit 400 VCMs at walang pumalyang SD cards. Ngunit napansin sa final testing and sealing na may mga makinang nagbe-paper jam, pero ito ay nare-remedyohan naman daw kaagad. Ang mga VCMs na ito ay gagamitin sa 75 voting centers sa 116 na barangay sa mga lungsod o sa lungsod ng 13 Martires at sa mga bayan ng Amadeo, Indang at Tanza. Thank you.
mabuhay ang mga bagong kasasal. Dahil tayo po ay nasa buwan pa rin ng pag-ibig, balitang kasal, mga kaibigan, nagtala ang Calabarzon Region ng pinakamataas na bilang ng mga rehistradong kasal para sa taong 2022. Ayon po yan sa preliminary data mula sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa datos mula Enero hanggang Oktubre 2022 ay humigit kumulang 42,000 ang bilang ng mga nagpakasal sa Calabarzon. Higit 10,000 sa mga rehistradong kasal na ito ay naganap sa Batangas. Sinundan naman ito ng mga lalawigan ng Cavite at Laguna. Hindi na raw po bago ang pangunguna ng Calabarzon bilang paboritong wedding destination ng mga Pinoy dahil una malapit ang lokasyon nito sa Kamaynilaan. May katamtamang klima at magandang tanawin din katulad ng Taal Lake, Taal Volcano at Mount Batulaw. Inaasahan naman ng PSA ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagpapakasal. Dagdag pa ng PSA, halos 50% ang itinaas ng bilang ng mga nagpakasal sa buong Pilipinas noong 2021 kumpara noong 2020. Dulot na rin po yan ng pagluwag ng quarantine guidelines. Ang oras sa buong kapuluan ay 7 minuto na po makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po tayong tatanggap ng mga pag-uulat mula sa ating mga correspondents, digitized food stamps. Sa balak na pagbabalik ng food stamp program, pinag-aaralan na po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Balitang ating hatid ni Ramon Garcia. Pinag-aaralan na ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng digitized food stamps sa posibleng pagbabalik ng food stamp program para sa mga naghihirap na Pilipino. Sagot ang planong ito sa inilabas na pag-aaral ng Social Weather Stations kung saan ineestimang nasa 3 milyon o 11.8% ng pamilyang Pilipino ang nakakaranas ng kagutuman. Ayon kay DSWD Chief Rex Gatchalian, sinimulan na umano ng pinalitan ng kalihim na si Erwin Tulfo ang digitalization process upang mapag-aralan ito. Sinabi rin ni Gatchalian na mas makabubuti umano ang pamimigay ng food stamps sa halip na relief goods upang maiwasan ang mahabang pila sa pamimigay. Dagdag pa ng bagong talagang kalihim, ang pamimigay umano ng food stamp ay mas makapagbibigay ng dignidad para sa mga mahihirap na Pilipino upang magamit ito bilang pambili ng pagkain sa mga supermarket. Ramon Garcia, DZLB News. Maraming salamat, Ramon, sa iyong ulat. Isa pang report, mobile SIM registration ng NTC, National Telecommunications Commission, Calabarzon. Patuloy pa rin ang pag-arangkada. Balita natin na tibni ni Cole Anaka. Again, patuloy pa rin ang pagbibigay ng serbisyo ng mobile SIM registration ni National Telecommunications Commission Calabarzon sa mga bayan ng Batangas. Nito nakaraan lamang ay mahigit 400 katao nga ang nakapagparehistro ng kanilang mga SIM card sa Agoncillo, Batangas pa lamang. Ngunit bago magtungo sa Agoncillo, ay nauna nang nabigyan ng step-by-step registration assistance ang mga residente ng Lemery at Rosario. Again, ang assisted SIM registration na ito ay pinangungunahan ng NTC, katawang ang LGU, at tatlong malalaking telecommunications provider tulad ng Smart, Globe at Bito. Sa panayam naman kay NTC Calabarzon Regional Director Barcelona, siniguro niyang patuloy pa rin ang pag-iikot ng SIM registration para makamit ang 100% registration status ng buong rehiyon bago pa ang nakatakdang deadline. Nicole Anakay, DZLB News. Maraming salamat, Nicole, sa iyong ulat. Nagatid po sa atin sa oras na 10 minuto makalipas ng alas 12 ng tanghali. At ngayon sa pagpapatuloy ng ating mga tampok na balita, nagpaalala ang pamahalaang bayan ng Los Baños, Laguna na mayroon pong mga kalsada sa bayan na kung saan ay hindi pwedeng mag-park ang mga sasakyan.
base sa Municipal Ordinance Number 2017-1619, hindi maaaring mag-park sa mga sumusunod na kalsada mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Kahabaan ng Lopez Avenue mula crossing o junction hanggang UP Gate. Kahabaan ng National Highway, Bangkal Street, Eldanda Street, Picard Road, Rizal Street, Villegas Street at Luna Street sa bayan o poblasyon sa kupuyan ng Barangay Baybay. Kahabaan ng Governor F.T. San Luis Road o Coastal Road sakop ng mga barangay Tadlak, Lalakay, Bambang, Baybayin, Malinta, Mayondon, Timugan at Bayog. At sa kahabaan ng kalsada mula Barangay San Antonio patungo sa Barangay Tuntong Putuho, Main Arterial Road. Mapapatawan ng karampatang parusa ang mga lalabag sa naturang ordinansa. Ayon sa pamahalang bayan para sa kaayusan ng daloy ng trapiko at ng kakalsadahan, ang pagpapatupad ng no parking zones sa mga naturang kalsada. Susunod sa DZLB News. Scholarship program sa lalawigan ng Rizal bukas na muli para sa mga magkokolehiyo. 7 drug pusher arestado sa magkahiwalay na drug buy bust operations sa Calabar Zone. At mga maninda sa bangketa aayusin ng pamahalang bayan ng Cainta, Rizal. Marami pang balitang atin, ibabalita natin sa pagbabalik ng DZLB News. Milona, and this is the Meal Now, Pay Later. Are you one of those skipping meals due to financial constraints to cover your daily necessities? Our solution, MNPL, Meal Now, Pay Later program of the UPLB Office of Scholarships and Grants. Who may qualify? Students who are under the full discount and full discount with stipend of the SLAS bracket. The student assistants. Students with OSG-administered scholarships, and students with no existing loans under OSG. Don't skip a meal. At OSG, we got you a deal. Again, don't skip a meal. At OSG, we got you a deal. Muli pong nagbabalik ang DZLB News na inyo pa rin pong sabayang nasusubaybayan sa Facebook at YouTube Live, sa Spotify at sa Anchor. At ngayon sa pagpapatuloy ng ating mga balita. Isa pong report mula sa ating mga correspondents. Scholarship program ng pamahalaang pananalawigan ng Rizal bukas na muli para sa mga magkokolehiyo. Balitang ating natin ni Jocelyn Hiron. Ngayong araw, magsisimula ng tumanggap ng mga aplikasyon ang Rizal Provincial Government para sa kanilang taunang scholarship program. Bukas ang Scholar ni Gov program sa mga grade 12 student mula sa pampubliko at pribadong paaralan. Kailangan din na sila ay incoming college freshman at nakatira sa Rizal ng higit 3 taon. May ilang dokumento rin kailangang ipasa, gaya ng application form, grade 12 report card kung saan hindi dapat bababa sa 85 ang mga grado sa unang semestre at photocopy ng birth certificate.
magsusumite rin ng voter's ID o certificate of registration na maaaring sa aplikante mismo o kaya naman ay sa kanilang magulang o guardian. Gen hanggang March 31 lang maaaring magpasa ng requirements. Pagdating naman ng July 22, magkakaroon ng qualifying examination. Inaasahang iaanunsyo ang resulta ng aplikasyon sa August 14. Jocelyn Heron, DZLB News. Maraming salamat siya sa iyong ulat. Sa muling pagbabalik sa paaralan ng mga college students, alamin natin ang kanilang sitwasyon at ang mga hamong kanilang kinakaharap. Balitang atin hatidin na Maybelline Address at Prince Jade Manalad sa kanilang espesyal na ulat na pinamagatang UPLB Comeback. Tampok sa ating segment na Ulat Komunidad. Pagkatapos ng dalawang taon ng mga lockdown dulot ng pandemya, nagsimula na magpapasok muli ng estudyante ang Universidad ng Pilipinas para sa face-to-face classes. Nagbigay ng bagong memo ang universidad para sa blended learning setups at pagbabalik ng mga patakaran noon bago magkaroon ng pandemya. Ito nga pala si Charmaine de la Cruz, isang sophomore sa UPLB at ito ang unang beses niyang tumira sa Los Baños dahil sa pandemya. Siya ay naninirahan sa men's dormitory, isang dorm na nasa loob ng campus. At ito naman si Janelle de Ducin, isang junior sa universidad at tulad ng iba, unang beses niya palang tumira dito. Siya ay nakatira sa labas ng universidad sa MCNT Residence. Pareho silang merong Model 3 na klase. Ito ay isa sa tatlong modelo ng pag-aaral na ipinatupad ng UPLB. Sa modelo na ito, ang laboratory component ng klase ay face-to-face samantalang ang lecture component naman ay maaaring online. Ayan, dito sa men's dorm, so merong apat na units wherein co-ed siya. So, yun. So, yun parang akin namang perspective sa situation ng student. Mahirap, lalo kapag naglalako yung UPLB wifi, ganyan, may instances, kamakailan lang nagkaroon ng parang blackout sa buong campus. Concern lang din doon kapag, yun katulad ko, taga Batangas ako. So, may instances kapag, kunwari, babalik ako dito sa dorm, marami akong dala. Nung mga una kasi ay nung wala pang jeep, sobrang hirap niya kapag marami kang dala. Ganun, or gabi ka na umuuwi. Kasi kapag, I think lang paglagpas 7 PM ka na umuwi, ayun, wala na talagang masyadong nadaan na jeep. So, kailangan mo nang maglakad. Ngayon, akad talaga, parang okay naman, kinakaya naman namin. Ano pa ba? Yung, ano siguro, dito sa food, yung budget talaga, yung medyo problema namin. Like kami nagjo-joke na pag walang-wala na talaga tayo, naubos na natin yung allowance natin, siguro magpakulo na lang tayo ng sinigang mix kasi wala na kami. Iniisip namin, di ba, isang meal sa isang karinderiya, inaabot yun na 60 pesos. Pag kumakain ka sa labas, hindi ka, my friends can't cook in their dorm. So, usually lumalabas talaga sila. Nagagastos sa isang araw, more or less 200. Ang laki nun. Ang laki nun para sa isang estudyante. One of the biggest problems din, I think, is yung mga malalayo. May mga friends akong nasa Maahas, nasa Bay, nagdo-dorm. Parang ang hirap para sa kanila kasi minsan, ginagabi na sila umuwi. Wala ng transportation going to their dorm from here. So, ayun, yun yung nakikita kong problema. Sa kanilang pagtungtong sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños, ay di maikakailang nakararanas sila ng mga problema sa pang-araw-araw na pamumuhay. Maaring pagtakbo papunta sa mga face-to-face classes, paghahanap ng maaasahang internet, ligtas na transportasyon, budget sa pagkain, at marami pang iba. Kaya naman kami nagpunta sa UPLB Office of Scholarship and Grants para malaman ang mga suportang kanilang binibigay sa mga estudyante.
Sa Grants and Aid Program kasi, well, in terms of SLAS kasi, ito yung system na under the UP system. So, technically, wala naman siyang slot kasi yung online application ng SLAS accommodates all undergraduate students. So, as long as undergraduate student ka or you're a student taking law or medicine sa UP Manila or UP Diliman, you're allowed to apply for SLAS. So, wala naman siyang slots per se, but it's more like, ilan yung applicants na natanggap namin every school year. Which is, nag-fluctuate siya, pero we expect naman, we already expected, and we try to, as much possible, inform all undergraduate students, especially yung mga new students natin, or mga first-year students who may not be aware yet of kung ano yung kayang i-offer na assistance sa university. Ina-encourage namin sila to try applying for SLAS. Even if students ay covered pa ng free tuition, kumbaga, na not necessarily magagamit lang yung tuition discount part, pero maybe some of them may qualify for yung brackets that offers the internet assistance or the monthly stipend. In which, in this case naman, wala rin naman kaming slots for that. If you qualify for that specific assistance, then you are already accepted and you are already granted that assistance. Dahil nga, grants and aid kami. We don't really have grade requirements kasi pag sinabing grant, it means that you are already granted, so it's already given to the applicant or to the grantee as is. So walang rendered service, wala rin kaming any other requirements aside from usually minimum enrolled units lang naman ang hinahanap namin. Pero aside from that, wala naman kaming limitations. Maraming kapwa estudyante ang gumigising araw-araw at hinaharap ang mga limitasyon. Huwag matakot na humingi ng tulong kung kinakailangan dahil bukas ang universidad. Ika nga, tahanan ng LB para sa mga estudyante nito. Bukas ang pinto ng mga sumusunod na opisina ng universidad. Sa muling pagbabalik sa tahanan, laging tandaan, hindi ka nag-iisa. Muli po, yan sina Maybelline Andres at Prince Jade Manalad ng DEVCOM 125 AB2L, second semester 2022-2023, ng UPLB College of Development Communication. Nagatid po sa atin sa oras na 23 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. At ngayon sa ating police report. Arestado ang 7 drug pusher sa magkakahiwalay na drug bust operation sa Cavite, Batangas at Rizal. Sa Antipolos City, Rizal, timbog ang suspect na si Jason Cornedo na itinuturing na high-value target ng pulisya. Nakuha sa suspect ang 10 gramo ng hinlalang shabu at isang kalibre 38 baril na walang kaukulang dokumento. Sa Batangas naman, hinuli ng mga operatiba sina Queen Jobert Aguirre at Cristel Joy Stan sa bayan Puyan ng San Pascual kung saan nakumpiska sa kanila ang 5 sachet ng hinihinalang shabu. Sa Cavite naman, arestado sina Ryan Loawan at Cedric Dieto matapos mahulihan ng 10 sachet ng shabu sa bahagi ng Barangay San Francisco, General Trias. Una nang naaresto ng Cavite Police sina Norvin Celeste at Ferdinand Sarau sa bayan naman ng Alfonso dahil din sa ilegal na droga. Aabot sa 450,000 pesos na halaga ng shabu ang nasabat sa mga suspect. Samantala, aayusin ng pamahalang bayan ng Cainta, Rizal
ang mga sidewalk vendors upang sila ay mas maayos o ay may mas maayos na mapaglalagyan ng kanilang mga paninda at upang hindi makaabala sa mga gumagamit ng sidewalk at mga kalsada. Ayon sa Facebook post ni Cainta Municipal Administrator Keith Nieto, magpapagawa sila ng mga karitela o carts na kung saan pwedeng ipwesto ng mga sidewalk vendors ang kanilang mga paninda. Ani Nieto, nakita raw niya ang disenyo ng carts habang namamasyal sa Korea. Dagdag ni Nieto, meron ng mga nakatalagang lugar kung saan ilalagay ang mga naturang carts upang doon na magbenta ang mga maninda. Ayon kay Nieto, kailangang bigyan ng dignidad ang mga street vendors kasabay ng paggalang sa kaayusan ng bayan ng Cainta. Ang oras sa buong kapuluan, 25 minutos na po makalipas ang alas 12 ng tanghali. At ngayon, narito na ang ating ulat, Panahon. Mayroon pong binabantayang low pressure area ang PAGASA. Kaninang alas 3 ng madaling araw ay namataan ang LPA sa layong 195 kilometro hilaga ng Legazpi City at 210 kilometro silangan naman po ng Infanta, Quezon. Dahil sa LPA at shear line, asahan ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat sa Bicol Region, Mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Northern Samar. Dahil din sa LPA at localized thunderstorms, asahan ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulupulong pag-ulan sa Mindanao na lalabing bahagi ng Visayas at Mimaropa. Samantala, nakakaapekto pa rin sa Ilagang Luzon ang northeast monsoon o hanging amihan. Ang nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Norte ay makaranas ng maulap na papawirin at pag-ulan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na mayroong mga mahihinang pag-ulan. Sumikat po ang araw kaninang alas 6:18 ng umaga at lulubog po ito mamayang alas 6:02 ng hapon. Bago po tayo magpaalam sa ating palatuntunan, batiin lang po natin ang mga nakatutok ngayon sa DZLB News. Bay, syempre, aking mga magulang, Professor Sergio Garmat Forrester, Ferdinand Garma, at iba kasama din sa DZLB News, si Ramon Garcia at Christian Caragayan. At syempre, si Ma'am Rosario Soliman, Liton Hua, nakatutok din po ngayon sa DZLB News. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At bago din po tayo magpaalam, meron na naman tayong isang babatiin ng Happy Birthday to you. Happy Birthday. Over the weekend pala ay nag-birthday ang isa sa ating mga kasamahan sa DZLB News. Happy, one of our news production associates. Happy Birthday, Ramon Garcia! Happy Birthday, RC! Mula sa lahat ng bumubuo ng DZLB News. At yan ang kalipunan ng mga balitang atin ibinalita natin dito sa DZLB News. Mula rito sa Bulwagang Pambalitaan ng Radyo DZLB, ako po si Gen Garma. Maaari po ninyong muling mapakinggan na ang ating balitaan sa DZLB News Podcast sa Spotify, Anchor o sa inyong paboritong podcast app. Kung meron po kayong news tips, media advisories, mga panawagan at anunsyong pambayan, maaari kayong mag-email sa dzlbnews@devcom.edu.ph. Sa ngala ng lahat ng bumubuo ng DZLB News at Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang araw po sa ating lahat. Pilipinas, Calabarzon, Padayon.